Magandang araw sa inyong lahat. Ito ulit ang yung likod Mike Padua. Nagbabalik sa ating Tropical Weather Analysis na yung araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Enero 20 hanggang 22, 2021. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisahan natin ang update, itong latest graph sat. Simulan na yung araw nito ng Miyerkules hanggang Biyernes, yung aktibong LPA na si 90W na tumawid po ng karga at dito po sa may Eastern Visayas as well as over Mindoro ay nalusaw na po at naging parte na naman po siya ng surface trough o itong mga areas po na may mga thunderstorms sa may bahagi po ng central at southern Philippines. So nakakabit po siya sa isang mahinang o shallow LPA dito sa may southwest of Palawan in the vicinity of Borneo. At itong areas po na naapektado po ng surface trough tulad ng Mindanao, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Southern Tagalog Provinces, including Metro Manila, ay magkakaroon po ng maulap na papuwi rin na may mga daan-daan pong mga isolated rainshowers and thunderstorms. Samantala, ang silangan bahagi po ng Central Luzon ay apektado po ng tinatawag nating tail end ng isang frontal system. While itong Northern Luzon, kasama po ang Batanes at Babuyan Cubab Islands, ay naapektuhan po ng medyo malakas po na hanging silanganin. Kahapon po, hanging hilagang silangan pa siya o amihan at nag-shift po ito galing sa east. So, hindi na po siyang amihan. So, this is purely easterly surface wind flows. So, bibigay po ito ng mga ulan, mga cloudy conditions sa bahagi ito ng Northern Luzon kasama po ang Batanes Cubab Islands. So, yan po ang ating graph sat. Nothing to worry about. Wala naman po tayong low pressure area na magiging bagyo. So far, itong shallow lamang po dito. Pero pupunta yan palayo sa ating bansa. So, labas ng ating bansa, wala po tayong any upcoming LPAs. Meron lang po tayong intertropical convergence zone sa may dulong katimugang bahagi po ng Western Pacific o sa may Micronesia. Ito naman po yung fast animation. So, ito po yung cloudiness. Nadala po nitong tail end ng frontal system as well as the easterly surface wind flow. Dito naman po sa may Mimaropa, Visayas, Mindanao ay itong yung mga kaulapan tulad po ng surface trough. At ito po yung zoom in satellite animation. So kitang-kita po natin may mga thunderstorms na nangyari po dito sa may Northern Luzon lalo na sa may silangan bahagi. At dito rin po sa Metro Manila may nag-form rin po mga mahihinang thunderstorms. Bibigay po ng mga light rains to moderate. May mga ibang areas malakas. At dito rin po sa ibang bahagi po ng ating bansa. At kung tinignan natin yung 3-day rainfall accumulation, ito po yung forecast mula sa ECMWF, courtesy of wind.com. Hanggang sa Sabado po ito, simula na yung Miyerkules, ay kikita po natin na may mga ulan pong mangyayari pa rin po sa may silangan bahagi po ng Northern at Central Luzon at ibang bahagi rin po ng Luzon kasama po Metro Manila. Samantala, ang ibang bahagi po ng ating bansa, may mga chances pa rin po ng 50% to 70% mga light to moderate to at times heavy rainfall dahil po sa prevailing La Nina na itong ang mga surface troughs at itong hanging silanganin at tail end ng frontal system ang nagpapaulan po sa ating kapuluan. At kung tinignan natin yung ating American model forecast sa hangin mula sa wind.com, bukas po ay inaasahan pong variable winds po sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa except po sa silangang bahagi po ng Luzon, Bicol Region, Eastern Visayas at Batanes, lalong-lalo na ay medyo malakas po ang hanging silanganin. Samantala, dito po sa may Palawan ay medyo may hangin po mula sa southwest dahil po sa localized southwest lang po yan. Hindi pa yun habagat kasing habagat sa month of June po yan. So ito, local winds lang po ito dahil po sa isang mahinang LPA dito sa may area po ng west of Palawan. Pagdating naman po ng Friday, yan na po yung LPA, humihina ng shallow LPA. Samantala, ang buong Pilipinas ay magiging kalmado po at variable ang hangin. Medyo first time tayo nagkaroon ng medyo kalmado na hangin since for the past 3 weeks. Umpisang last week of December hanggang ngayon ay umiiral lagi ang hanging amihan. But ngayon ay medyo nagkaroon po ng break. Okay? Pansamantala. But babalik ulit ang amihan. Base sa forecast, ibibigay natin yan ngayon Friday. Magbibigay tayo ng forecast, makita natin kung kailan babalik ang amihan. But bibigay na po ako ng hint na yung last week of the month of January ay babalik naman po ang hanging amihan sa malaking bahagi po ng Luzon, lalo na ang eastern sections. Okay, so, dyan na muna ang ating update.
sa ating panahon. At babalik ulit tayo sa Friday para ibigay sa inyo pinaka-latest dito po sa panahon sa Pilipinas. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padua. Ang papaalam, mag-iingat po tayong lahat. Follow the protocols sa health. Be hashtag weatherwiser, hashtag typhoonwiser. At maraming salamat po sa papunod nyo sa aking YouTube channel.